Hi everyone, I'm Modern Mulan. Ang mission natin sa channel na to ay magpakilala sa inyo ng iba-ibang klase ng play-to-earn games para makapili kayo ng akma sa taste and budget ninyo. Now for this video, kung mahilig kayo sa mga fantasy card battle game and sa mga low entry cost na play-to-earn games, this might be the one for you. Ang game na to ay ang Last Horde. Now for Last Horde, papakita ko sa inyo yung kanyang website, yung white paper, sisilipin natin yung marketplace kahit na hindi pa siya complete, and sasagutin natin yung mga frequently asked questions kung ano yung mga kailangan nyo para mag-start, magkano yung puhunan, paano ba laruin, babanggitin natin lahat yan dito sa video overview natin. Now let's go over sa kanyang website, which is lasthorde.com. So makikita nyo dito ang iba-ibang klaseng sceneries na plan nilang i-incorporate sa game, and if you're a fan of these types of game, I'm sure ma-appreciate nyo kung gano'ng kaganda ito. So sa team nila, mamaya pag-uusapan natin, and then magkaka-idea kayo kung bakit ganito yung feel din ng mismong game nila. So like we mentioned, Last Horde is a trading card game. Ayan, babasa ako eh. Biglang nawala. Dito na lang tayo sa baba. So Last Horde is a collectible card game based sa NFT technology, kung saan yung mga players daw ay makakuha ng Horde token. So ito yung mga rewards natin. Ito yung pwede natin i-trade if you guys want to earn from this. Ayan, Horde token sa makukuha natin every time na may nakakomplete tayo or every time na nananalo tayo sa game. Sa game na to, pinapahalagahan ang strategy. Maganda yan dahil alam natin na hindi siya magiging basic na pay-to-win type of game. Ito yung sample ng kanilang graphics para medyo mas ma-feel nyo kung ano yung ini-aim nila para sa game. Meron rin silang konting pa-animation dito sa website. So para magkaroon kayo lalo ng feel ng game, ma-excite kayo. So yung trailer nila sa YouTube, you can also watch that. Ganito rin yung itsura niya, pero may sound effects lang yung doon. So scrolling down, makikita natin yung kanilang deck or yung mga sample ng NFT cards that we can avail. You can see na iba-ibang klase yung design. So dahil marami sila mga digital artists involved here. So we have yung knight, yung zombie, grabe yung details talaga. Oh. Zombie, and we have the Ademius. I hope I pronounced that correctly. Ito rin merong konting description sa baba nila. Para malaro natin yung game nito, kailangan natin of course ng MetaMask address. So nasa Binance Smart Chain ito, so kailangan din natin ng BNB, and then kailangan din ng Horde token. By the time you're watching this, I'm sure available na yung Horde token. Ilalagay ko rin yung contract address niya dito sa description box para hindi kayo ma-scam or tamang coin yung mabibili ninyo. So again, for you to start, kailangan mo ng MetaMask wallet, kailangan mo ng BNB, Horde token, and syempre, bibili tayo ng NFT. So, kailangan nyo ng tatlong NFT cards. At sabi nila, sa ngayon daw, yung magiging value nito is, sa marketplace kasi kung titignan nyo siya, naka-soon pa sila. Ayan, nakalagay lang 120 na Horde tokens, ganyan. Pero dahil wala pa yung price, hindi pa natin exactly masasabi. But from what they said, is magkakaroon ng mga parang packages wherein kapag bumili ka ng tatlo, this will be priced at around $45, so mga 2,200 pesos. Yun yung nakuha nating information so far as we're recording this ng December 2021. So I'm not sure kung ngayon pinapanood nyo applicable pa rin yun, but you can do your research then. Hopefully, by the time you're watching this, available na rin yung marketplace nila for you guys to check out. Now, aside dito, we can also look at yung mga ibang samples. Meron ding Ogre, Werewolf, Liz Archer. Again, same, may description sa baba. And you can see yung details sila. Medyo iba yung, parang may mga 3D part, merong mga more on cartoonish side. That's because iba-iba nga yung mga gumagawa. Marami sila mga artists. But I hope eventually makakuha na sila ng isang format lang talaga, isang template na susundan nila. Para hindi magmukha na parang galing sila sa iba-ibang gameplay. And then last part or slide ng sample, we have yung Uma, Barbarian, also the Elephant. So scrolling down, meron silang video dito of what it's going to look like. Sa pagkakalam ko, this will be available sa PC. So pwede nila sa PC. I'm not sure pa kung magiging available siya sa phone. But from what I've heard, I open sila to making this available sa mobile para maging mas accessible sa marami. Now, here are some of their partners. Ito yung team nila. We'll go over them more in detail sa kanilang white paper. And then, mga reminders lang. Yung mga socials nila, don't worry. Lalagay ko yun sa description box and we'll mention it later. So, you can see here yung Horde token nila. Ito nga yung contract address, which I mentioned
na ilalagay ko sa description box as well. Now, let's move on sa kanilang white paper. Though hindi natin babasahin word per word yung kanilang white paper, I recommend na after watching this video, basahin nyo to if you guys are interested and you want to invest in this. Pero right now, we'll just focus yung kanilang mga ibang important parts na you have to know. Syempre, yung requirements to play, yung mga na-mention natin kanina. Ayan nga, kailangan mo. Syempre, internet connection, MetaMask, BNB hoard, saka at least 3 NFT cards na na-mention natin kanina, around $45 per deck. Tapos, for its gameplay naman, ganito yung itsura niya. So, you'll pick yung deck na gagamitin mo panlaban. Tapos, you can also pick play with AI or yung mismong ano nila, yung bot nila. So, parang PvE ito. And then, online game, I'm assuming na ito yung parang PvP na player versus player na magkalaban. So, for the deck, yung sinabi natin na tatlo, yun yung minimum. Pero, kung shala kayo, marami kayong budget, or nakaipon na kayo because of this game or any other play to earn, and you're willing to spend a little bit more, ang maximum na pwede mong gamitin ay 11 cards. Tapos dito, pinapakita lang niya yung magiging feel ng gameplay. So, again, we won't be reading this. So, kayo nang bahala kung interested kayo and if you want to learn more about it. Ito yung beta testing nila. So, hindi pa naman final dahil nga testing pa lang. Kukunin nila yung opinion ng mga nag-test, yung feedback nila, and then improve those, panipakinggan nila, or mag-add sila pa ng features. But right now, ito yung ginagamit nila, what they're working with. Ayan, just more instructions sa gameplay nila. There we go. Now, for the NFTs, syempre, kapag cards yan, matik, merong rarity, of course. So, we have yung common, yung rare, epic, legend, mythical, and unique na rarity ng cards. So, ganito yung magiging itsura nila. They are color-coded para madali mo silang ma-spot. And then, sa reward system naman, like we mentioned, hoard token, yung ating makukuha every time we win yung mga matches. Tapos, merong mga level of difficulties. Kapag mas mahirap yung na-surpass mo, syempre, mas marami yung rewards na makukuha mo. So, we have easy, medium, and hard. Sabi dito, isang way pa daw para makakuha tayo ng mga rewards is kapag nag-stake tayo ng hoard tokens. Usually, kapag merong staking feature kapag play to earn, ang ginagawa ng mga tao is yung mga hoard na nakukuha nila as rewards or yung mga token in general na nakukuha as rewards ay isi-stake lang nila automatically para mag-grow na mag-grow. So makikita nyo dito yung difficulty tsaka yung reward. So kapag easy, 25 hoard yung makukuha, medium, 50, and then kapag hard, 75 naman. For their roadmap, so ano bang pwede nating i-expect or pwede nating abangan sa last horde? Right now, we are very early. Yun yung mga goal natin. Kasi alam naman natin na medyo sa mga ganitong klase ng games, especially, medyo mas nakakalamang yung mga nauna. Kaya we like to search for games na nauna tayo and then to follow na siguro. Probably next year, yun yung pinaka-exciting sa era ng mga play-to-earn games na to. Dahil halos sila next year maglo-launch. And I'm excited na ngayon kasi mga intro video lang magagawa natin. Next year, hopefully, kapag naging okay yung mga labas na to, sana lahat na nagawa natin intro video ay mapakita na natin yung actual gameplay nila. Ngayong end of 2021, we can expect eto, okay na, tapos na yung web launch, yung hard pre-sale, which will be happening this month, if I'm not mistaken, NFT pre-sale din, beta game version, and then yung listing nila sa PancakeSwap. Next year, ilalaunch na yung marketplace kasabay ng game nila. And then, second quarter ng 2022, i-add nila yung PvP, which is always exciting. And mag-audit na sila ng kanilang contracts. Third quarter, ayan, tama, mobile apps. So, like I mentioned earlier, a few minutes ago, may plans talaga sila for making sure na lahat ay makapaglaro. So, gagawin din nila itong available for mobile. And then, sa fourth quarter, magkakaroon ng online tournaments. And then, for 2023, advance mag-isip, mag-a-add sila ng new battlefields, abilities, and magkakaroon din ng wager or betting system. Second quarter of 2023, magkakaroon ng bagong RPG game connected sa Last Horde, kung saan yung Horde token daw and Last Horde NFTs ay pwedeng gamitin. To add on this, sa mga iba na cover natin na games, if you guys have been watching yung mga iba nating videos, you know how I feel about these things. Mas gusto ko yung mga games na yung NFTs na bibilhin mo ay may possibility na magamit mo rin sa ibang connected games nila. Kasi that way, sulit na sulit yung NFTs na nabili ninyo and more ways for you to farm or gain yung token nila, diba? So yun, napakarami exciting things na we can look forward to sa Last Horde and hopefully maging on time sila
and mas maging detailed na to as they go along or as they progress. Ngayon, tignan naman natin yung kanilang tokenomics. So, syempre, napaka-importante nito. You guys know that already. So, ang may pinakamalaki nila so far is itong may 37% allocation for rewards and yung emission nila. My concern with this is white paper na to pero hindi pa nakalagay yung vesting schedule, ano yung mga nakalock, ganyan. So, I'm interested in knowing that. Hopefully, update nila yung kanilang white paper or even yung website nila and include nila yun kasi isa talaga yung tokenomics sa pinaka-finofocus. So, aside from the 37%, yung next na may pinakamalaki is 20% for the team. Again, it would be nice para makita natin kung ano ba yung lock nila, yung vesting schedule. Pero let's work with what we have muna and then siguro gawa na lang tayong updated video pag meron na yon. Now, 10% each yung staking, yung marketing, and for their foundation. Usually, pag yung mga foundation na to, dito sila kumukuha. Kunwari, kailangan nilang mag-develop pa, kailangan nilang funds for development. Dito yan madalas. The next one na may pinakamalaki, moving on, is 4% for the private sales. 3% each for IDO listings and liquidity pool. And then another 3% para sa advisors. So, yun yung breakdown na kanilang tokenomics. So, ngayon alam na natin yung mga yan na mention natin yung roadmap, natakil natin konti yung gameplay, tsaka yung tokenomics nila. Doon naman tayo sa frequently asked questions. Siyempre, doon tayo sa mga basics para mas marami kayong information din. So, what is last word? Na-answer na natin to. What do I need to play? Na-mention na rin natin twice. And then, what is hoard? Ito yung token. Native token for last hoard. This will allow the players to buy NFTs sa marketplace. And then, makakuha nga tayong rewards. More rewards kapag in-stake natin to. Maximum supply, like we've mentioned kanina, yung total is 300 million. Now, paano ba tayo makakuha ng hoard token? So, one of the things na we mentioned is kapag nanalo tayo dun sa mga games. Ito, every time we win a match. Tapos nabanggit din natin na per difficulty, merong iba-ibang number of hoards or hoard token na makukuha tayo. The next question is, naturally, magkano ba yung kitaan natin dito? Okay ba dito? So, unfortunately, right now, hindi pa natin pwedeng masabi dahil wala pa yung hoard token nila. But I promise, kapag naging maganda yung feedback nyo dito and if you guys want me to make an updated video kapag meron na silang gameplay next year, I will definitely do that. And siguro by that time, masasagot na natin kung magkano ba yung mismong kitaan. Papakita ko first hand para din makita nyo na hindi lang siya sa white paper but sa actual gameplay pag naglaro kayo. Now sabi, how can I add the hoard token to my MetaMask wallet? So this is one of the questions I get a lot then. So halimbawa, bumili kayo ng hoard token or kahit anong token yan of a play to earn, of a meme token, shit token, tapos hindi lumabas dun sa MetaMask nyo. Ang gagawin nyo lang is mag-scroll kayo dun sa baba, open yung, kaklik nyo yung MetaMask, scroll kayo sa baba, and then click add token. And then yung contract address ng binili ninyong token, ipipaste nyo lang doon and then lalabas na yung tokens ninyo. So huwag kayo masyadong kabahan. Make sure lang na na-add nyo siya sa MetaMask wallet para mag-appear. So right now, again, we're very early. So konti pa lang yung information that we know. Pero lahat ng alam natin ay na-cover na natin. So right now, that's everything we know about Last Hoard. Again, ililink ko lahat ng mga binanggit natin sa description box for you guys to verify and para makapag-research din kayo if ever nga interested kayo dito. Now, I'm interested to know what you guys think of Last Hoard. Is this something na gusto yung laruin? Or do you know someone na magiging interesado dito? Make sure to share this video sa kanila, baka makatulong at para sabay-sabay tayong umangat. Now, if you think na hindi pa to yung tamang game para sa inyo, don't worry dahil napakarami nating videos about other play-to-earn games na I think may enjoy nyo at makakahanap rin kayo ng perfect na swak sa inyong taste and budget. Kung may mga video requests din kayo or projects na gusto nyo i-cover natin, pwede nyo iwan yan sa ating comment section or you can also reach out to me on Facebook, Instagram, and even TikTok at Modern Mulan. So ililink ko rin yan sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap. Anyway, that's it for me today. Thank you so much for watching. Sana makita ko kayong lahat sa comment section and sa next videos natin. Bye!